Ingat po sa mga scammer na gumagamit ng boses ng inyong kakilala. Kaya na rin kasing manggaya ng boses ng ilang app gamit ang AI o Artificial Intelligence. Ang mga payo na eksperto sa pagtuto ni Oscar Oida at Marie Zumali. Kamakailan nakatanggap daw ng tawag ang kasambahay ni na Marian mula sa nagpakilalang tauhan umano ng isang telephone company at panay daw ang tanong ng kung ano-ano. Yung kasambahay namin nung time na yon, narattle siya, so sa akin niya pinakausap. Nagduda ako kasi first, yung mga questions niya medyo hindi na related sa mga pag-upgrade ng SIM card. Basta minamadali kasi kami. Ibinaba na raw ni Marian ang telepono at tinawagan ang nasabing telco. And I check immediately after din ang call. Hindi naman siya ganun ka-required. Ayon sa tech editor na si Art Samaniego, posibleng pang-i-scam umano ang pakay ng naturang caller. Dalawang bagay dito. Pwedeng pinipilit ka na niya, pinipressure ka, binibigyan ka ng pressure para magbigay ka ng mga detalye. Pangalawa, pwedeng nire-record na yung boses mo. So binabantayan nito ang mga salitang yes, no, of course, at minsan pinapasabi pa ang buo mong pangalan para magamit nila to sa pang-i-scam nila. Lalo daw ngayong umuugong ang usap-usapan patungkol sa tinatawag na AI voice generated scam o ang pang-scam gamit ang tinatawag na AI voice cloning app na nakakapanggaya ng boses. Sa Arizona, isang ginang ang muntikan ng mabiktima matapos may magpanggap na hawak umano ang kanyang 15 anyos na anak at nangihingi ng $1,000,000. Kopyang-kopya daw ang boses ng anak pati ang pag-iyak nito kaya mabilis na napaniwala ang ina. Buti nalang umano at nakontak ng ginang ang anak kaya naudlot ang panluloko. Ngayon sinasabi nila kailangan lang ng 3 seconds ng voice mo para maklone na yung boses mo. Pero mas madami kang material o mas madami kang voice na naka-record na ipi-feed nila sa machine, mas nakokopya ang boses mo. Gamit ang isang tinatawag na voice cloning app, ipinakita sa amin ni Samaniego kung paano ginagawa ang pangungopya ng boses. Papabasa sa iyo to. So pag binasa mo yan, ito yung consent na pwedeng gamitin yung boses mo. The goal is to create synthetic voices that sounds like me with few seconds of audio. Click mo yung finish, tapos submit mo yung voice mo. Magta-type ka ngayon kung ano sasabihin mo. Get money and send it to this address. So yan. Type mo lang, tapos generate mo yung boses. Hello, please open the cabinet, get money and send it to this address. Maaari din daw makuha ang boses nyo sa mga iba't ibang app na readily available online. Sa pakikipagpulong ni DICT Secretary Ivan John Uy sa kanyang ASEAN at European Union counterparts kamakailan, lumalabas na hindi na lang mga individual na cyber scammer ang kinakaharap na problema ng iba't ibang bansa, kundi organisadong mga sindikato na may malalaking pondo. They have the best technology that money can buy, and so they can hire as many people, experts, that can manufacture different modes in order to fool the people. Sa ngayon, ayon kay Secretary Uy, wala pa naman daw silang natatanggap ng mga reklamo ng mga voice scam na gawa ng Artificial Intelligence o AI. Pero hindi na raw ito malayo mangyari. Tinatrabaho na raw ng DICT ang mga AI-enabled technology para matapatan at malabanan ang ganitong mga klase ng high-tech na scam na gawa ng Artificial Intelligence na banta sa cyberspace. Payo ng DICT sa publiko, pag makatanggap kayo ng mensahe o tawag mula sa di kilalang numero at nanghihingi ng mga personal na impormasyon. Huwag niyo pong sasagutin yan dahil they are doing a lot of things, no, in order to fool you into giving up your e-wallet. Mismo mga nasa likod ng AI ang nagbigay ng babala kamakailan laban sa mabilis na pag-usad ng naturang teknolohiya. Tinanong ang AI expert na si Dr. Mohanbir Sawhney. Would you say, Dr. Mohan, that the speed of the development of AI is also dangerous? It is dangerous. Human ability to appreciate its pros and cons and to usefully apply it doesn't advance as quickly. Organizations and their ability to leverage
technology advances even more slowly. Mahalaga ayon kay Dr. Moha na maagap ang gobyerno at pribadong sektor sa paggamit ng AI, lalo na ang emerging economies tulad ng Pilipinas. Pwedeng humikayat ng mga bagong kurso na nakatuon sa AI, magpasa ng mga regulasyon na magtitiyak na hindi magagamit ang AI sa kasamaan at tiyaking handa ang populasyon sa teknolohiyang ito. Sa Kamara, mayroong tatlong panukalang batas at isang resolusyon para sa pag-develop at pag-regulate ng AI, habang dalawang resolusyon naman ang meron sa Senado para sa investigasyon sa pag-usbong at pagkalat ng AI, pati na rin sa epekto nito sa job displacement. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Oscar Oy na nakatutok, 24 oras.